bus papunta doon sa area ng Pulumulok or sa Suway, Matina, Matinao. So nandito na yung kapatid ko ngayon. Dalawa kami pupunta doon sa aking lumang bahay. Ready na rin ang aming gamit. Meron na kami pagkain at siya meron bing bitbit. Ano ba? Okay. Abi din tayo. Guys, papasok na kami sa ano, sa bus na aming sasakyan. Tutungo kami sa Pulumulok. Yan. So ayan yung bus namin. Tignan natin ang ating journey ngayon sa ating paglalakbay doon sa Pulumulok at Pulumulok South Cotabato. So dito kami na pumili sa harapan mismo para mas makita namin ang aming pagtutunguhan. Ay, good morning po. Good morning po. Ay, mga ano, mga ate. Saan po kayo? Sa ano po, Pulumulok kami. Ay, Pulumulok po kami. Sa may Matinaw. Ay. Dadalaway namin yung aming lumang bahay. Ay, very good. Bakasyonan, bahay bakasyonan. Opo. So guys, ito na yung ating bus. Maganda. Mindanao at, Star. Mindanao. Mindanao Star po. Mindanao Star yung company ng bus. So iniisip ko kanina, yellow bus. Yellow bus doon. Sa kabila. Pero ito yata yung mas maganda. O paano ba? Maunang aalis. So ituturo ko kayo sa bus ng General Santos City o South Cotabato. So ito yung backside. Ito naman yung front side. Merong mga monitor. Kung gusto niyo manood ng movies, so may monitor dito sa pagitan ng 1 2 3 4 seats. Yan ang makikita niyo dito sa loob ng South Star Bus. Ang ganda. Kaya tuloy-tuloy lang sa pagtutok sa aking vlog dito sa General Santos City. So, see you pagdating sa aming lupang ano, hindi sinilangan. Bagong acquired na property. Ayan, bagong bili. Pero luma na yung bahay. Alright. Alright guys, mabiling na kami. Manapay yung bus dito sa terminal, Central Terminal. So kagandahan itong bus na sinasakyan namin ngayon ay meron siyang free wifi. So lahat accessible basta meron ka lang sa phone. Siyempre, doon na yun ginagamit. Yan, siguro approximate mga 30-40 minutes na biyahe. 30 minutes. Ayan, expected time natin sa biyahe ngayon. So update ulit pagdating doon sa aming area. Update tayo dito sa bus. Since nasa harapan kami, so meron kaming sinturong pangkaligtasan. So dalawa kami para sa aming safety. Tapos dito naman sa aming fare, bago kami makapagbayad, inisyuhan kami ng ticket. So may mga number dyan na may butas. So ang katumbas niya dito, 3, kung saan magkano yung amount ng ating pamasahe. So ako ay ano, normal na passenger, nasa 42 pesos ang aking bills. Sa kanya naman, since siya ay ano, senior, so may 20% discount sa mga PWD at sa senior, disabled at sa student. Automatic, bali 20% discount. So sa kanya, nasa 32 pesos. So ayan, mabiling tayo. So guys, lahat na passenger magkakaroon ng ticket. Tapos hindi pa kinukolekta yung bayad natin. So tignan natin ngayon kung kailan niya sisingilin yung bayad natin. Pagkatapos bigyan lahat na passengers ng ticket, saka pa lang. So yun ang talakaran dito sa paglalakbay natin lulan ng Mindanao Mindanao Star Bus Company. Salamat po. Meron
meron tayong ano katulong sa pag ano pag-vlog. Bandang kaliwa, so under constructions ang National Highway para sa isang underpass. So meron kabagalan yung takbo ng ating bus dahil sa uneven yung kanilang rough road. Ayun guys, bakit isa dito sa kabila. Going on construction. So guys, nandito na kami bababa na. Salamat sir! Nandito na kami sa aming area kung saan man. Bye-bye po! So tatawid tayo. Tawid tayo sa kabilang side. Tara. So dito naman sa kabilang side papuntang Cebuano. So dito na yung aming barangay. Sa ayun, si Brandon nasa harapan mo. Nasa harapan mo si Brandon. Hindi mo nakita? So ayan, dito tayo sa 8K house, matinaw po, lumulok sa Cotabato. At ito yung si Mr. Pogi. So kita na kami. So kami may baon. Maglalakad lang tayo? Di ba sasakay? No, medyo malapit naman. Ah sige, tara, let's go. Okay. Nang ano, magamit natin ang kinain natin. Tsaka matunaw na rin yung mga baby fats. So mag-recall ako, simula nung nabili namin ang nabili ko yung bahay at lupa. Meron, wala pang mga kabahayan ito. Halos palahib pa. Ngayon hindi ko alam kung saan kami liliko. Pero ang alam ko, bago darating ng simbahan, yun na yung area kung saan yun ko nabili yung aking lupa dito sa Matinao. So update tayo pag nakarating tayo doon sa aking property. Dito sa aming kinaroonan ngayon, merong plantasyon ng ano, kasaba or kamuting kahoy. So medyo malawak-lawak yan. So pinili naming maglakad simula doon sa pagkababa namin dahil gusto namin maramdaman yung pagod. At saka itong lakaran namin, ito ay hindi simentado dati. Isa itong maalikabok na daan. Salamat na lang sa LGU, Local Government Unit, at naisipan nilang simentohin itong daan. So yun ang istorya ng aking pagbili noon ng aking property. Dito na kami sa aming area. So yun yung palatandaan namin, yung simbahan ng anong klaseng simbahan yan. So ito na, papasok na kami sa kadamuhan. At least may lilim konti. Asan sinabi mong marami ng bahay dito? Yung ba sabi ko, dito sa labanan. Dapat ito yung tinatanong ko, kung may marami ng kabahayan. Maraming damo. Kanino kayo nang hiram nung may oil na ano ba yun? Lawn mower ang tawag? Kanino, mower, kanino kayo nang hiram nun? Meron kayong sa inyo pala eh. Hindi naman nadala na doon kay. Ayun nga, ang tanong ko, kanino kayo nang hiram? O di mo naman sinabi sa amin yun? Ganon, dapat. So, eto, maraming ang bahay na. Mga bato na ang bahay dito. Dito na kami sa area ng property ko. Property talaga. Ito yung na-acquired kong bahay at lupa.
So, dati may nakitira, nandyan yung kapatid ko dati. Ngayon, hindi na namin alam kung walang nakatira yata, alam ko. So, saan tayo pwedeng dumaan? Ito baka matrespassing tayo. Yun, so simula dito ang sa akin na area hanggang dun sa dulo, guys. So, malaki-laki ito. Tapos, parang ito yung kay Lisa eh. Hindi. Saan? Sa kanto. Ah, sa kanto pa. So, merong part dito na maliit lang siya na area na nabili din ng isa kong kapatid. So, parang ito yata yun. Dito? Oh. Akala ko dito sa kabila. At ito lang kaya nga pinaano ni Ilay yung may-ari. Okay. Para isang may-ari na lang. Mula dito hanggang doon sa kanto. Kaya kung magbakod, isahan na lang pagbakod. Mabuti mayroong nagbakod. Ang ganyan-ganyan. Noon pa? Sila pa? Okay. So yun. Update namin kayo, guys. Papasokin na namin yung bahay ko for the first time. Hello, Piggy! Cute-cute, ah! Tuloy lang yung paglaki nyo, ha? At makikita nyo kung hanggang saan lang yung buhay nyo. Yay! Oh, tamo, meron daw isang maliit na kwarto dito. Hello. Na ito yung ginawang bathroom nito. Na dito siya pinatira. And so ito yung backyard. Guys, nandito na kami sa likod ng bahay. So, ayan. Ito yung magiging madugo na gawin natin mamaya. So, ito na, guys, yung bahay ko sa likuran na side. Ito naman yung looban. So may tiles na nga. Naka-tiles. Sabi ko sa kanila kung ano man yung gagawin nila sa bahay, wala na akong pakialam dyan kasi kayo naman ang nakatira. So yung usapan namin noon, kung anong pagbabago dyan, sisirain ko rin yan dahil hindi ko gusto ang bahay. Yun. So guys, ang pisahan namin ang paglilinis na. Yan, para mawala yung mga lamok. So magpapausok tayo. Oh, meron palang nagtagpas dito. Oh. Yan, guys. Malinis namin yung kahit 1/4 man lang. Sige, pagpagod ka na, ako naman. Galitan. Oo. Excited kasi si Ate Eden. Sabi, alis ka na, nandun na yun sa Bulaong. Tama nga, nandun na siya. shout out sa aking apo sa hinalaki sa, hindi natuhod sa ano na. No, sa apartment na kamag-anak, basta close kami. Ay, salamat. Ayan, guys, nabuksan na ang pintuan ng aking bahay. Kumusta kayo? Ayan, medyo walang ilaw. Ha? Walang ilaw. Sira na pala yung sesame. Ay. Dito, walang kisame. Ay, wala po yun. Ha? Pero na kailangan ka siya. Oo, buhay yan. Wala daw ang bulb. Yun nga. Wala nga ang ilaw. Pero na yung kalirte, makachal siguro ka. Ah, okay. So guys, tanghalian na. Ito na yung aming tanghalian ngayon. Nagdala ako ng baon. Kasi ito'y medyo malayo-layo sa bayan. So meron kaming kalabasa na ginisa at saka may adobo. Yung ginisa na sayote,
sinama na rin sa gilid. So, konting kanin sila. Yung isa, maraming kanin. So, tara, let's go, kain. Ang guys, o, kalabasa. Carrots. Bakit may langaw? Mabango naman tayo. Okay. Pero kung gusto mo walang langaw, hindi lalapit yung langaw. Yung mga crystal na, Pag doon sa bahay. Pasok sa bote na plastic, kung clear na glass, pasok doon. Kaya natatakot siya sa sarili nila. Guys, tapos na kami kumain. So, pahinga lang konti at naisipan naming tumikim ng nyug. So, aakyat si Pamangkin. Pamangkin na lang para madali. Mahirap sabihin apo. Kasi apo sa ano na yan, hinliliit. Huh? Hindi na apo sa tuhod. Apo sa Pamangkin? Basta yun, Pamangkin. So guys, update tayo sa aming nagawa. Medyo malinis-linis na ang paligid. Ito yung sa side ng part ng aking bahay. Yun naman ang sa harapan. So dito mayroon ng tubig galing sa water district. So ito, lilinisin pa namin to mamaya. Diyan at maglagay ng mga maliliit na pangbakod. Tapos mayroong nyog dito mamaya. Titikim tayo. Siya ang aakyat. Ayan guys. So, medyo malinis-linis na konti. So, more linis pa. Dito pa kami na site na to. Guys, ito na yung aming natapos. Ayan, medyo mukhang bahay na siya ngayon. Alright guys, update tayo sa ating nilinis kanina. So, ito yung pagbabago. Medyo malinis na ngayon. Kita na rin yung kalangitan. Pero babalik pa kami dito uli. Dahil meron pang tatapusin. Yung kisame nito, tatanggalin pa namin. So, yun yung kabuuan ng bahay. Medyo mukhang nagpapakita na meron ng tao dito na nakatira. So, yun. Update ulit mamaya. So guys, halos patapos na kami. Pa-uwi na. At huling update sa bahay. So ito yung nangyari. So babalik pa kami dito para sa susunod na session ng paglilinis. So yan ang itsura. So meron pang ipapagawa dito na ano, kisame. Bago pa matirahan. So, babay muna. So kami lalabas na tapos sasakay ng bus para pauwi sa General Santos City. Ito na, kami pabalik na sa highway. Tatlo pa rin kami. Oh, dito nagtatapos ang lupa. Oo. So kung sabi nila na bibilhin ko, paano naman yung kasiguraduhan na akin dahil hindi pa makikita ang mother title nung kabuuan ng lupa na yan. So update kayo namin guys pagdating namin doon sa sakayan ng bus. See ya. So guys, update tayo. So dito pala yung mode of transportation. Merong single na motorsiklo. Pwede rin sumakay ng tricycle papunta doon sa looban. So ito yon sa Welcome to Matinaw. So dito na kami. Pabalik na kami ng Jaya Santos City. So ang address dito ay Upper Matinaw. So naghihintay kami ngayon ng bus para diretso sa city. So medyo madilim doon na area, baka umulan na. Dito naman kami maghintay. So ang logo pala na yan, ano? Yun yung logo ng
Mindaro parang paggawaan ng mga atip. So mayroong parating na bus, baka pwede tayong sumakay dyan. So first time na mag-commute gamit ang yellow bus or Mindanao bus. Ay, sayaw na! Merong ganyan eh, pero sumasayaw yung mga tao, yung mga bata. Mga nagpa-viral yun. Pag dumaan si tracking na merong beep beep beep, beep beep beep, ang sabi ng jeep. So waiting lang tayo, standby para sa bus. Ito, parahin natin. Baka doon ang bus stop. Baka doon ang bus stop. Kasi doon sa huminto eh. Doon huminto. Baka hindi huminto siya. Doon? Oo. Hindi mo nakita? Hindi, ang labo na ng mata mo pala. Nandun siya, nagbaba ng kakairo at saka nakakit ng kakairo. Puro. Lakad tayo doon. So lalakad kami guys doon sa kabilang side. So guys, nandito kami ngayon sa terminal ng bus kasi wala kaming makitang sasakyang bus kanina doon. So nandito kami ngayon sa Mulumulok na hihintayan. So inabot na kami ng gabi dito. First time dito sa Mulumulok. So naghihintay kami ngayon ng bus papuntang Jaya Santa City. So update tayo guys. Ngayon ay alas 5:45 na ng gabi ay ng hapon. So kadarating lang ng bus na sasakyan namin papuntang Jaya Santa City. So sasakay tayo ng yellow bus line. So may compare natin ngayon yung bus na sinakyan natin kaninang umaga, yung Mindanao Transit. So ito naman ay ibang company, Yellow Bus Line. So titignan natin ang kabuuan ng bus. So ngayon, ganito na tayo sa transit uli dahil ito ay nasa senior site. So maganda ang bus, naka aircon. Kanina yung sinakyan namin merong free wifi. So titingnan natin, inquire natin ngayon kung meron silang wifi. So meron din silang LCD screen. Sir, matanong ko lang kung meron kayong amenities sa passenger na wifi. Wala po? Meron dati pero... Meron? Okay, meron dati pero sa ngayon wala na. Okay. So guys, preparing na tayo para bibiyahe. So makita niyo yung speaker para sa dispatch. So ang ginawa ng dispatcher, binilang yung lula na sakay ng bus na ito. Tapos moving na tayo. Alright guys, update tayo sa ating magdanap bike mula Mulumulok, South Cotabato hanggang Jaya Santa City. So nag-issue na ang conductor na ticket namin, dalawa. So ganun pa rin, mayroong senior citizens discount at 20%. At ang regular fare ko ay 41 pesos. So compare natin kanina sa sinakyan namin na Mindanao Star. Ang pumasahe ko ay 42 pesos mula Jaya Santa City hanggang Matinao. So dito naman, compare natin na mayroong 1 peso na less ang yellow bus line compare sa Mindanao Star. So, update ulit pagdating dito sa terminal, Bulacan terminal ng Jaya Santa City. Ayan, enjoy muna natin ang ating ride. So, update tayo guys. Atong biyahe mula Mulumulok hanggang Jaya Santa City. Bumaba na tayo sa bus, yellow bus line. Time check ay 6:35 na lang gabi. So nandito tayo ngayon sa Bulacan Central Terminal at tayo ay sasakay muli ng tricycle
para sa subdivision. So guys, naririnig ninyo yung mga boses ng ibon nandun sa taas. So lahat ng dito sa bandang kanan ay mga yellow bus lines na may mga biyahe. So doon naman sa bandang kaliwa ay ang Mindanao Star. So yun yung sinakyan namin kanina. So tuloy-tuloy tayo dito sa exit na ng Bulaong Bus Terminal. So dito naman ang terminal ng Rural Tours. So may mga biyahe Pulumulok, Marble, Tacoronga, Isulan, Esperanza at saka Datol Saudi, Dati Uling, Cotabato, Pagalian at saka Dipolo. Dito naman ay nakalagay ang bound for Misan Maasim. So yun pa rin ang bus na nasasakyan. So tuloy-tuloy tayo sa ating biyahe dito sa Giran Santos City, the tuna capital of the Philippines. So secure naman ang terminal dahil mayroong nagbabantay na desk ng huli, nagpapagbantay ng payapa. So sasakay tayo ng tricycle para sa ating final destination sa Leon Lido Street. So lahat dito ay tricycle ang pangunahing mode of transportation. So hahanap tayo ng tricycle na masasakyan papuntang Leon Lido Street. Leon Lido sa highway lang. Dito sa may Dadyangas Hospital. DDMC. Sa may Leon Lido. Leon Lido, pasabot na atilihatan niya dito. So yung sa may ano, di ba? Elizabeth Hospital. Kakaliwa, oo. Yung hospital doon. Pasabot, yung layo. 30. 50 lang. 50? Oo. Ah, sige. So guys, narito tayo ngayon sa Central Bulaong Terminal. Vlog ako complete ha. Okay lang. Sa 50. So nagkasundo kami sa bayad ng 50 pesos mula rito sa Central Terminal hanggang doon sa Leon Lido Street. So let's go. Tuloy tayo sa ating biyahe. So guys, yan yung sinakyan natin na tricycle. So maganda naman ang takbo ng aming pagbiyahe mula sa bus terminal ng Bulaong ng Giran Santos City. So hintayin ko na lang ang paglabas yung aking sundo para sa pagbukas ng gate. So nandito tayo ngayon sa ano, ang likuran ko ay isang fruit stand. So dito ko na tatapusin ang ating vlog. Nakarating naman ako ng matiwasay at maayos ang biyahe natin. So hanggang sa muli, ito si Justin para sa Justin Does It Channel. Paalam!